ang isa sa pinakamatinik na shooter na nakita natin sa kasaysayan ng liga. Isa rin siya sa mga pinakasikat na Visayan Cagers noong late 80s at early 90s. Former All-Star MVP, 1994 Sportsmanship Awardee at minsang nanguna sa 3-point percentage sa loob ng isang season sa PBA. Siya po si Elmer Boy Cabahug, ang tinaguriang The Silencer ng Philippine Basketball. Siya naman po ang tampok natin ngayon sa pagpapatuloy ng ating Buhay PBA Player segment. Pero bago yan, sana ay napanood mo na din ang iba pang mga dating manlalaro na atin na ding nakamusta. Nasa comment section lamang po ang link papunta sa kanila. Si Elmer po ay tubong Cebu at produkto ng Cabahug clan na kilala ring mga basketbolista sa kanilang bayan. Habang varsity player ito ng University of the Visayas, ay dalawang beses itong nahirang na most valuable player bago naman naglaro sa amateur league na PABL para sa mga koponan ng Mama's Love at Sweep, kung saan naging kakampi pa niya ang kapwa niya Visayan player na sina Jojo Lastimosa at Zaldi Realubit. Taong 1989 nang tumulak ito sa pro at swerteng nakuha ng koponan ng Alaska bilang 8th pick overall, kasabay ang isa pang rookie na si Bong Alvarez. Sa unang taon pa lang ni Boy ay instant star player agad ito, at katunayan nga ay siya pa ang nahirang na kauna-unahang PBA All-Stars MVP sa kasaysayan ng liga noong kanyang rookie year. Isa si Boy sa mga naging go-to guy ng Alaska at maaasahang scorer noon. Sa tulong ni Boy ay dalawang third place at isang runner-up finish ang nakuha ng Milkman. Nga lang ay noong 1991 ay naitrade ito papuntang Pure Foods, kapalit naman ng dati niyang kakampi sa amateur league na si Jojo Lastimosa. Sa kanyang bagong koponan ay dalawang kampyonato ang kanyang nasungkit. Nga lang ay may patrimonyo at kodinyera na ang team na nagsisilbi namang sentro ng kanilang opensa. Taong 1994 nang maipadala si Elmer sa team ng Pepsi, at dito ay tatlong taon pa siyang naglaro, ngunit bigong madala sa kampyonato ang kanyang koponan. 1997 naman nang muli itong maitrade papuntang Santa Lucia, kung saan naging kakampi niya ang dalawang dating PBA first pick overall na sina Jun Limpot at Dennis Espino. Makalipas lang ang isa pang taon ay nagpa siya na itong magretiro sa paglalaro sa edad lamang na 34. Sa kabuuan po ay tumagal lamang ng 9 na taon ang naging karera niya sa PBA. May dalawang kampyonato, isang mythical second team selection, isang All-Star MVP at Sportsmanship Award. Bukod po dyan ay itinanghal din itong 3-point champion noong 1993 All-Stars Game, kung saan tinalo pa niya si The Triggerman Alan Kaidik. Matapos nito ay nalinya siya sa pagko-coach at pinamunuan ang basketball team ng kanyang alma mater na University of the Visayas Green Lancers sa loob ng halos isang dekada, at nadala ang eskwelahan sa 9 na sunod-sunod na kampyonato, kung saan kabilang sina JR Kinyahan at Greg Slaughter sa kanyang mga nahawakan. Bukod dyan ay pumasok din ito sa politika at nagsilbing konsehal sa lungsod ng Mandaue ng 3 termino. At sa ngayon nga ay abala sa pagpapatakbo ng kanilang family business sa kanyang bayan ng Cebu. So yan po ang naging istorya ng buhay ng isa sa pinakamahusay na naging shooter ng liga na si Elmer Boy Cabahug. At kung may nais pa kayong maitampok sa mga susunod na video, ay i-comment lamang sa baba at akin naman itong babasahin at sasagutin isa-isa. At syempre huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-on ang notification, at i-follow din ang ating Facebook at Instagram account para araw-araw may PBA throwback videos kang mula sa akin. Hanggang sa muli!